Diablo Kalaus, what? Last name, okay. Name of your project. Sige. So, i-delete ko na iba, no? Makalimun na ito na output dapat. We have the ad profile. We have the view records. So, muna ito na activities mo. Clear ko na, i-clear. So, this is the continuation sa activity last time. So, please listen. Kaya mumanin yung exam sa Tuesday. Okay ba? Delete ko na lang yan. So we have this index, kaapananay. Then we have this process. Yun. Okay, guys, review lang. So, muna yung discuss na last time, di ba? So, na purpose ng ato niya conduct PHP. It is a connection to our what? Database and server, correct. So, sa line 4, this is a connection to our server. Tama? And we have three parameters. What are those? The first one is your server. Follow? Second one is username. Then the last one is password. Pero naka-built-in na ito niya, username and password. Ang password is lang. Follow? Next. Line 5 is your database connection. Tama? Okay. We have two parameters. The variable con. So this is your variable con. Ang unod dyan ako noong mga server. Then the next one is the database name. Yes? Okay, sige. Question? Question? Wala. Janice, give me a number. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. The girl at the back. Please stand. Tupad mo. Sino tupad mo? O, ikaw? What's your last name? Baba. Okay, sige. Can you identify what line ang connection sa ato ni server? Ano nga line, what line or number line ang ato niya connection sa server? Line? Is that your final answer? Sigurado ka na da? Da, nakasalanan. Naibla akong fail ka or pass. Sure? Correct. Yeah. Give me a number. Babak, give me a number. Give me a number.
Last name? Usadas. Based on the program on the screen. Please stand. Diin da ang database name. Stand. Please stand. Diin da ang database name. Babago ito lang i-discuss. Babago ito lang i-number. Ano itong database name? Ha? Ano ang database name? O lifeline ko la friend. Sino friend? Friend ka mo ako? Sino mo friend? Please stand. Bala mo na. Ano nga rin database name? Hindi nga baka meet lang sa pilido ko. Again, this is your database name. Is that clear? Give me a number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last name. Last name ka na eh. Amor. Sige. Ay, nabala mo naman eh. What are the three parameters in our server? URL? Server? Correct. Sige. Guys, question. So this is your server, this is your username, and this is your password. Is that clear? And this is your database name. Klaro na kita? Question sa connection? Goods. So you need to memorize this one. Kaya kinalan nyo sa Tuesday. Okay, next. We have a form. Diba? Sa tanya form, we have the full name and email. Follow? Then we have the submit button nga, user profile ng iyang name. Then, value is sent. We save this one. Then we have this output. Yun. Sa send, you can change this one. Example, hindi mo gusto send. You want be submit. Yun, save. So, pwede mo i-stand submit. Ang value, ang purpose yung nanda, kung ano ang text yung butang mo dyan. Diba? Gusto mo yung save. So, save. So, save na na. If you want register, pwede man. Follow. So, sa value ka nag-i-list. Kung ano yung butang mo din nga text. Is that clear? Okay. Ano naman niya ang purpose ng name sa imong submit button? Okay, ang bayo ko no, pag-click mo ko no sa imong submit button, or this one, din sa mga ito. Gatuhan niya ang imong action. So wait, what is your action? Din sa mga ito? Sa process.php. Okay. So sa din sa mga ito, sa process.php ng file. Tama? Next, you have this function na katuan niya is amumani ko nung pangalan. So, pwede taong mo sa process.php mo kung ano ang pangalan niya. So, we have user underscore profile. So, ang katuan niya is array. Amuni nga function. Tama? Example, nagkubra ko di karon another if iset. Dollar sign underscore push. Square bracket, single-single, tapos user underscore login. Okay. Then, echo. Login. Okay. Based ito niya program, din sa ma-phone, if you have this username. So, ano nga process, okay, tama, sa process sa mga ito, pero ano nga function, gitoan niya?
user login or the user profile? Okay, why? Why? Kasi ito, di mo kitutunog mo. Na user profile, kitang katuhan ako. Kay? It's because the name of your submit button is user profile. User underscore profile. Is that clear? Okay, later on, damo-damo na din nga if a set makita nyo. Hindi lang na isa. Follow? Later on, makaobra kita sa login, registration, another function. Damo-damo na din. Kabin pa update din it. Question so far? So, ano tandaan yan eh? Ano ang name sa imong submit button? Tapos, makadto sa process na page pay. May tao niya kung din yung function makadto, then amo niya abrahon, this is your process or procedure that need to do. Di ba? Okay. Diin naman nagalin si FN kag email. Sa nga duwa? DFN and email. So may index.php. Tapos, that is the name of your text box. Follow? Kasi makonfuse ka mo lang sa naming. Nga may nagbutang ko to FN, nga nagbutang ko email. Din ko na sila ginpangwa. Follow? So, drink mo na sa ginpangwa. FN. Example, FN. Nag-imo ka na karoon. Imo nga name sa text box is FN123. So, paano ta na makiri over sa my process? Ano brown ta? So, we need to change the what? Okay, sa sulod sa square bracket or ang variable ng FN? Okay, sa sulod sa square bracket. Kare, is lang taman? Guys, this is a variable. Pwede ka di kambal nga XXX lang na gani or AAA. Diba? Kamo na. It is a variable name. Pag gusto ka dira iya butang. As long nga valid ang variable name. Gets? Pero, ang ginagamit na is FN. Nga ha. To understand, guys, proper naming. To understand that the variable, ang iyang value is your full name. Follow? Kasi makonfuse ka mo lang ha. FN. Because may FN. Gets nyo? Yes. Para hindi ka mo magsala, butangan nyo lang. Kasi saan ni FN123. FN123. Tapos FN grande. Gets? Then sa email, we have email, 123. Islan taman ang? Sa sunod sa square bracket, instead of email, may mo nga? Email, 123. So, remain lang sa nga email. Gets? So, ang tandaan nyo, sa my dollar sign underscore post, square bracket, ang ginacquiring is the name of your text box. Understood? Yes. Boys? Kasi makonfuse naman ka move lang. So, this is the name of your text box. Pinatransfer ang data or ang iyang value sa variable FN. Pinatransfer ang iyang value sa variable email. Di nagaling ng value. Nagaling ng value sa may imo nga text box. Kung ano ang imutang mo dray sa text box. Gets? So, this is the value of your full name. This is the value of your email. Follow? Question. Okay. That's why ang bago ni sa inyo ligad, you need to echo the variable FN and echo variable email para mabalaan nyo ang iyang value. Diba? Yes, you have question? Yep. As a part, plus na ang F. And then? Line? Ah, okay. It is a built-in function sa page B. Kung mag-a-kong chindi yun ta, ang balya, if iset or nakaset ba lang ang amuni nga ba name sa imong submit button, amuni ang iyang abrahon. Gets? Hindi pwede. Hindi sa mag-work. Mag-a-function niya eh, kung ano ang hinatumod mo nga ulago niya or abrahon niya. Yes, dapat. Example, nag-amba ka ni user and store profile 123. Same ko na. So, muna yung dala ko nga pangalan or name sa submit button. Makadto sa process.php. So, pakitao niya na di karon
user underscore profile 123. May nakita ka? Wala. Wala, di ba? Guys, sala ang naming. So, hindi mag-match. Sumamba na sa karoon. Why? Blank lang. White space na. So, we need to try this one. Save. Save. Reload. Run. Register. Wala, di ba? Gawain sa may nakita nga same name sa imong submit button. That's why blank. Pero nagkatuhan niya ang process.php nga file. Kaya ang balagan eh, pagpindot mo ito kuno, ang katuhan niya process.php. Pero ang function niya ginatumod mo, hindi niya makita. That's why blank. Gets? So dapat, corrected ang name sa submit button pakato sa process.php. Follow? Kung ang taling 1, 2, 3. So, save. Medyo klaro na? So, muna tandaan nyo, name sa imo sa bitbutton, process.php katuan niya, tapos ang function or process or procedure nga ubraw niya. So, ang bayan mo kuno, nakaset na ni, amunin itong hoko, amunin ubraw niya. Inbutong niya itong mga data, alin sa text box, inbutong sa variable, then in-insert. So, nung code sa insert, we have this SQL underscore query, a function for your page being a query. Variable call, nagaling na sa may include na. So, hindi niya magpaglipatan ng include. Follow? Next. Insert into. Then, mo kuno insert. Sa table, profile. Guys, ang profile, this is your table name. Follow? Ano pa pati? Nasaan ko ito po? Ano nga pati ha? Kapote na pala ko? Ano wala nyo na? Pwede nagasabi? Please stand. Nakapote? Nakapote? What's your last name? Poteros? Ano ngalan sa ato nyo table name din? From this line, ano nga lang sa table name? Nga lang ka table name. What's the name of our table? Eh, huwag ka ba ito, diba? Hindi ka ganit pong kuso, bang kubyo. Transfer ka diyo. Sino friend mo din? Sino friend mo din? May friend ka din? O kasi hindi, friend ka mo? Friend ka mo? Tuloy yung dito, no? Stand. Again, ano ang ngalan sa ato yung table? Okay, hindi sa kabalo tuloy sa. Ano ang ngalan sa table name? Sobra ka man mo yung kabako. Okay. Ang balas ah. Ito bang siya? Ang table name? Profile. Eh, anong ngalan sa ato yung table? Profile. Bala mo na. Gets? Oo na nga. Okay. Bala. Anong niwag yung pamatir mo na? Anong ginobra mo itong gaduko-duko? Agito ah. Guys! Ako, seryoso ako lang. Pag hindi mo niya matapos ang exam sa Tuesday, zero ako nag-idea. It's part of the exam sa Tuesday. That's why gina-review ito mo. Daro? Why niya luluoy sa Tuesday? Again, ang table ka is profile. Para sigurado na hindi ka magsala, balikan mo ang imong database. Okay, we have this database name and we have this table name. Wrong spelling, wrong. Follow? Okay, hindi na correct ang calling mo, hindi na mag-run kung salangin mo nga calling sa database mo pag sa table mo. Is that clear? Okay, sige. Next. How many columns or fields do we have? Three. Sige, para sigurado, balik ka diliwag. So we have structure. Kung so, na ako na makita, we have
fields or column names are the same. Is that clear? Again, how many columns do we have? Three. And what are those? Klaro kita? Sige. So, pasunod doon yung man. Table name, values. The first one is your ID. Nga zero. Correct reason is because we set the ID into AI. And this is your primary key. Primary key or reference key. Gets? AI means auto increment. That's why zero na lang yung butang para hindi na mag-read ang other values. So understandable, every time na may magsulod sa imo nga table, the data, ma-auto increment lang by one. Gets? That's why again, zero to lang yung value. There are sometimes nga blank lang napali. Galing sa base na akong experience, ang GoBlock project online, na ginawork ko na ginawa sa online, hindi magana. Kaya bali, undefined value on your line, blah, blah, blah. So, ginset ko zero na lang eh. Then, nag-work. So, that's why ginabutangan ko na lang zero ang iya value. Follow? Bamumayara man yung kisadaan sa online, may mga case sensitive. So, anong ginambal ko ng online? For example, GoDaddy hosting kag domain. Ma-wanted siya. 111 kita. Pero check lang kung ma-increment sa. Pero wag ko parang i-try nga 1. Pero depende ba si ma-plus 1 sa blog. Instead of 1, may masal 2. So, try nyo lang, try and error. Then, the second one is your full name. Di nagalin si FN sa iyo mga variable. Follow? Email? This one, sa last column, or the third column. Follow? Yes. So, pasunod doon nyo ang pag-cluster based sa imo nga structure. Hindi man pwede nga mabutang kita di email, di ba? Variable email, tapos dari ang FN. Pwede na? Pwede. Pwede good. Pero, ang pagsulod sang data sa imo nga table, baliskad. So, hindi accurate. Instead of email, ang nagwaya ang full name mo. Follow? Yes. Para mabalaan ta, save ta ni. Save ta man na. Then, i-run ta. Then, so, full name, email, so, ara. Sa full name, nagsulod ang email. Ang email, nagsulod ang full name. So, baliskat. So, make sure nga kung mag-cluster ka mo sa inyong values, pasunod man. Based sa structure sa inyong table. Is that clear? So, goods na kita? Klaro na na eh? Basic. Next. Clear ko niya na eh. Nakabatid ako mo sa validation. Validation. Can you create an account sa Facebook with the same email? No, di ba? Amo man brown ta. Because we are doing the right thing. Hindi man pwede nga i-register ta ka, tapos pareho ka mo ID number. Pwede na? Hindi, di ba? So, anong, can you see the difference? Nga, hindi pwede mapasulod sa system kung ga-exist na sa. Di ba? Kay anong reason? Ang reason na is duplicate or redundant of your data. Kag makakosta sang errors or confusing naman sa imong data. So, anong brown ta para ma-validate na is we need to create a validation na code. Nga, if this email was already exist, hindi inapagpasulod sa database. Gets? Pero kung ga-exist or wala pa ga-exist, pa, sundon niya. Follow? So, nabulang sa buong validation. So, nung code. Okay. So, we will validate email. Nga email ah. Because anyone of us can have the same username but different in email. Do you agree? Do you agree?
username ko is Ryan123. So may kapareho din nga pangalan ni Ryan man. 123 man niya username. So may tendency nga hindi mo sa ma-validate. Kaya pareho kami username. Pero may tendency, wala nga pareho na email. Diba, everyone of us have different email. Pinmahed email. That's why we need to validate email. Ano pag itang pwede ito ma-validate? Your ID number. So every one of you has unique ID number. So anong mga unique? Your ID number, your email, LRN, your phone number. Diba? Those are unique. Wala ka parehas. May tendency ba lang yung mga cellphone number, same siya? Wala. So manatandaan nyo, ano ang mga unique data or information ang muna i-validate? Gets? Okay, sa duwane, anong unique? Email. So ang email ang i-validate. Ito niya i-validate. So we will create a variable ban shortcut sang validate. MySQLi underscore query open close parenthesis semicolon single variable con sa ato niya parameters comma double quote. Then we have select asterisk from what? Table name. Ano yung table name? Profile. Hindi ko nalipat na song. Next, ang ato niya condition sa ato niya query is where? Kung sa diin? Kung sa diin ha? Where? Kung sa diin? Ang imo nga column name. Ano itong column name for email? Hindi. Ano itong column name? Column name is? Email. So dapat email man butang mo din. Where email is equal to single, ano itong variable? Ano itong variable? Nga i-compare. Hari. Dollar sign, email. That's why amo natin i-validate. Gets? Dugo, ayan na guys. Kung anong imutang mo din lang ang value sa imo text box. Same this one. Dugin amo talang na ako. Ang baya, kung sa diin, makatong ano sa table profile, kung sa diin, may email na amuni. Pangitaho niya na. So, pangitaho niya dito sa table. May email ba lang na amuni, ga-exist dito sa table? Or sa ako niya row? So, filter yan na, isa-isa niya na. Pero siyempre, hindi na lipagam muna, di ba? Kaya, why man nakabalo kung anong ginabutang sa text box mo? So, that's why we declare the variable email. Get? Maritong? Pero kung paon mo to, amo gito tsura, yeah. Okay. Kung ano ang ginabutang mo sa text box, amo na yung bit-bit. Next, ginabutang tala sa variable num underscore email. So, shortcut sang number of emails nga, amo to. Pakita ko niya na, pila ka email makita ko based sa bit-bit mo or based sa git-input mga email. So, we declare variable number of email. Is equal to mysqli underscore number of rows or num rows. Open close parenthesis. Ang sa sulod ng parameter may isang variable or dollar sign bad. So isipo niya na dito pila ka hamunin nga email makita kung saan ko niya table. I-loop niya na, filter niya na. So, ang ato niya, dollar sign num underscore email, ang iyan nga value is 0 or 1 or more. Depende. Kung pila ka emails, makita ka dito. Pero, itong ginabalidate na sa, it could be 0 or 1. Kaya hindi man pwede nga magsulod ang imo nga email kung ka-exist na. So, ang tendency, 0 or 1 lang ni. Next. Echo. Dollar sign. Num underscore email para mabalanta. Then multi-line comment. Multi-line comment. Save. Okay, echo number of email makita. Yan. Okay, reload. Then register. Value ya is 0. Okay, check ka itong database, browse, wala unod. Wala sa may nakita nga email. Kung wala sa may nakita, anong brown niya?
guts. Dara na masulod ang ato niya, condition. So, ang ato niya condition, mabrakit na condition if dollar sign num e-main is less than or equal to 0. Ano ang mga less than or equal to 0 nga number? Negative 1 or 0 gid. So, kung 0, anong brown niya? Ma-insert, di ba? Bawasin ko yung hantan eh. So, direto na ipasulod ang insert. Yun. So, kung 0, every time na 0 or the email doesn't exist, insert sa. Gets? Else. Sorry ah. This is your if. This is the closing if. Else. Echo. Anong balon niya? Kung exist. This email is already in use. Okay, save. Pero, abrawan tanan na yun. Wala echo, di ba? So, insert. Gay naman niya ang condition. Sa ato niya, insert. Kung tuod niya nag-insert, nag-insert sa echo, data inserted. O, wala na naibay. Tapos sa else, echo no data inserted. Save, 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 save. Then, reload. Okay. Data is inserted. Browse. Para, nagsulod yun man. Okay. Balik. Reload. Register again. Same email. Para, same email. Then, register. Anong ba niya? Then, click browse. May nagdugang? Na. That's the logic. Gets nyo? So, hindi na pwede magamit ang amutong email. Kaya ang balya, this email is already in use. Ma? Sige, sige. Gets nyo guys? This is a validation. Magawa mo ni sa exam. Amo mo ni Brown nyo. Okay. Para mas nami ang ato niya scripting, punta nga ito sa JavaScript. Okay, pare. Close PHP, open PHP. Notice nyo, sa line 25, hindi yan yung ma-read as PHP program. By green lang ito nag-close, tapos direct kita nag-open. So, pare, kung tarawa mo, pare niya partner, no? Partner yun eh. Tapos sa drain naman niya closing, ang iyong partner ang aray sa babaw. Aray ang closing. So sa drain ka part, pwede na takobra sa script. So yeah, script. Then close script. Then we will use alert. Ano yung alert na? Balik ka na eh. This email is already in use. Then window dot location window dot location dot href. Di niya kaya boy. Guys, di niya kaya balik. Or di niya kaya boy. Okay, ibalik niya ako sa my index dot php file. Follow? window.location.href, di niya kaibalik ng file or di niya kaiaboy ng file. Okay, sa index, save. Reload. Para, this email is already in use. Okay. Balik niya ka din. Gets? Sige, copy on to niya na eh. Copy, paste, dire. Sa dire naman niya notification, ambalya, data is inserted successfully. Tapos, di niya kaya boy. Records.php. Okay. Paste. Tapos, mamba naman sa Drea nga. No data is inserted. Di niya kaya balik. Sa my index.php. Save. Reload. James Red, Amunia Gmail, register.
records.php. Yun. Then reload. Blank. Kaya wala ko load ato niya. Records.php. Sumubrakit natin HTML. Then click file. Okay, this is your records. Save. Then mo bracket na di H1. Close H1. So, list of records. So, pag-auto-date na niya records. Gamit ang table. So, we have table border is equal to 2px solid. Okay. Close table. Bracket na table lang, display na lang natin yung data. And after that, anong compositions ng table? We have tr, close tr. Okay, pila ka columns do you have? Okay, tatlo. So you have th, close th. Una is your reference number or ID number. Madasay, copy-paste lang. Second one is full name. The last one is email. Very good. Okay. Table ka na. Save. Reload. So we have list of records. Naka-table. Dinalin. Dire. So pag-auto ni sila. So, paano ito na pag-on? First, sa pinakababawan ay you need to include. Ano include na? Okay, very good. So we need to include our con.php nga connection. Guys, hindi malipat ha. Always include. Basta PHP ang imong extension, you need to include the con. At kung hindi mo naman include, hindi ka makakonnect sa server kag database. Okay, next. Mabracket na itong tr again. Then close tr. Okay. Then under sa tr, we have td. Kabula mo ba table? Example 1. Save. Reload. Kara, tr. Kaya yung mga sub-puno na is your data. Pero hindi kita mag-ubra static. Ano ba ta? Bao ito sa my database. Okay. Tatlo yung butang ko kahit tatlo man ito niya columns. So sa tunga, hindi kayo ito. Sa tunga ha, hindi mo nipag butang sa loop. Ang i-loop ka lang is one. Okay. Mabra kita di PHP program, open close PHP. Then, okay. Dollar sign records. Okay, variable ha. Variable records is equal to mysqli underscore query. Open close semicolon. Your dollar sign con. Ang ato niya connection. So, dapat din yung ipilipatan kung nag-itiro yung variable con. Then, select asterisk from what table name? Profile. Yun. Wala na kita condition. Notice nyo, wala na kita condition. Kaya gusto ito pag-auntanan nga data. Then, we will use the while loop. While loop, I know na-encounter nyo managuro sa inyong nga programming class. While. So, ang condition sa sulod ng while is this one. Makreate kita na yung dollar sign get underscore records. Then, we have the value nga mysqli underscore fetch underscore array. Then, parameters. Fetch array, butungo niya to tanan niya row sa imong table. Ang ato niya parameters dire is dollar sign records. Kamunit sa ako. Okay. Sa sulod sa while loop, kamunit yung batang ta. Control X, paste. Kung notice nyo gaway, kaya ang balya, ang drain apart is PHP program lang ang batunod niya. Gets nyo? So,
same process, i-close mo di ang PHP. Kag maubra kita di open PHP. Pero sublay na lang sa script. So sa dring apart, line 28 to line 34, hindi na ni PHP program ang ginaridya. Ang ginaridya na din subong is HTML program. Follow? Pare, opening, closing. Opening, closing. Ang aton ng daka condition is, ang aton niya HTML program or aton niya TR is enclosed with a while loop. So, binaloop niya ang amuni nga data. Okay. Para ma-display ang data rin sa database, again, you need to create another PHP. Echo means print, di ba? Ano yung print mo? Dollar sign, get records, square bracket, semicolon, single-single. Ano yung butang tayo sa get records? Ang imo nga column names. Guys, basi makonfuse ko mo kagina, halin sa text box. Subong, ang ginabutong ito naman is the column name. Ano itong column name? Column name ka is ID. Save this one. Then reload. Mambalya, call to undefined function mysql underscore fetch spelling. Galit, pare. Fetch. Nah, kung may error, basahan nyo lang. Then reload. Yun. 13-14. Mario? Yes. Okay, next. We have the full name kag email. Para dasi, copy-paste. Ano lang islan? Ang column name. So, ang ID name, ano nga? Full name, then email. Save. Then reload. Yun. Display? Same output sa ito niya database. Para guys, oh. So, nabutong ka na ni, ginbutong ka man ni. Hello? Yes. Pero kasi ma'am, bago mo sir, gagmay niya. Tapos, Drea, nagpo. Guys, wala ito niya ginabutong sa database ang header. Ikaw na niya gawbras ang header, Drea sa babaw. Gets nyo? Yes. Ang ginabutong pa lang sa database is the row. Pari lang ang row. The row number 13 and row number 14. Pero ang header or column names nyo, wala ta na kinabutong. Kaya kita niya ga set 3. Gets nyo? So tandaan nyo sa get records, ID, full name, email, these are your column names. Basta gagamit ka sa while loop. Hello? Yes. Then madugang kita di duwang ka action. Tara, we have action 1 and action 2. Save. Then, reload. Diba? Kita yung kaset sa header. Okay. Ano yung butang ka sa action 1, action 2? Hindi kita mag-butong sa database. Okay, lapit na lang. Puso mo naman yung pinaka-record. Dre guys, so, ahref. Then, close A. We have delete. Copy. Paste. Update. Save. Then, reload. Para. Pero sa exam, hindi nyo pagbutang ang update, delete, open na. Wala gagana. So, muna yung pag-setup. Then, para mag-connect sila nga doon, kato ka sa index, last one, madugang na lang kita sa anchor links. Sige, kukunan na yun. So, you have index.php. Din sa bakat to sa add profile. Then, bar, copy-paste na lang ah. Ang isa is view records. Pero
Pero di niya kaya void. Samahin records.php. Okay, save this one. Copy. Butang sa records. Under the body. Page save. Then working is another one. We add add profile. Sa ito niya user profile. Then we add the view records. Follow? So this is the program. So this is your records.php. Then this is the process. Index. Then con. Guys, samahan niyo yung exam. Follow?